Dahil super excited ako, binuksan ko agad syempre yung parcel. Video-video din, syempre, proof din kung sakaling may damage yung na-receive ko na item. Papakita ko yung seller. So, yun, sa Shopee ko in-order to. So far naman, yung mga transactions ko sa Shopee, okay naman. Maliban pala dun sa electric pump na binili ko, nag-order din ako nung parang silicone for letdown. Kasi syempre, minsan diba pag dumedede sila baby, yung kabila, magtutulo na lang ng kusa. Makikita naman natin dito na talagang sealed yung box, no? Kasi may plastic pa siya. So, dahan-dahan lang siya tatanggalin, syempre. Hindi ko alam kung ba't dahan-dahan ko lang siya tinanggal. So, yun, pag nainip ako, kaya pinunit ko na lang din. Tapos, yan, makikita nyo yung box. Merong lukot. So, medyo nakakatakot pag ganyan. May lukot kasi yung box. Pero yung binuksan ko naman, okay naman yung box. Opo. Yan, nung pagbukas ko ng box, meron siya kasama parang chupon na or pwede na siyang dedehan ni baby kapag nakapag-pump na doon sa mismong boteng kasama. Yung hawak-hawak ko na yan. Yan, so, eto, tingin ko, mas okay siya kesa dun sa dati kong electric pump. Kasi may cord pa. Eto, wala na siyang cord na kasama. Then, hindi na kailangan na naka-charge or nakasaksa kapag gagamitin. I-charge mo na lang yung mismong machine. Yan, syempre, dahil first time natin gagamitin, tingin-tingin lang muna sa manual. Pero actually, hindi ko masyadong binasa yung manual. Kasi nga, ayun, meron naman ng electric pump din na gamit dati. Just in case lang may questions kayo, syempre, dun pa rin tayo sa manual mag-base. Ayan. Nung ginamit ko tong electric pump na to, maganda siya actually kasi hindi siya ganun masakit pag nagsasaksyon. Ayan, nakita nyo naman yung nipples na kasama, nipple. Ito yung mismong machine. So, on and off, then mode niya, massage at saka suction, then lakasan. So, ito yung mismong buong package niya. Pag pinaghiwalay-hiwalay natin siya. So, pagka-check ko nung kompleto, kung kompleto ba yung materials or yung package, kung ano yung nasa loob ng box, hinugasan ko na agad. Kasi, excited akong gamitin. Yan. So, hiniwalay-hiwalay ko. Siyempre, bago ko hugasan. Then, sterilize, of course. Dahil walang charge yung machine, nung na-receive ko, i-charge ko muna siya. Para habang nagpapatuyo tayo, no, mga materials for pumping. Ito na siya nung dinadry ko. After na madry, bubuin ko na siya. So, yan yung setup before gamitin. Hindi ko kabisado yung mga tawag, pero kung gumagamit kayo ng pumping, magiging familiar kayo din sa mga parts niya. Eto, ibig sabihin nito, charging pa din. Tapos, pag full charge na, hihinto na yan. Yung mismo naka-full charge na battery. Dapat naka-stop na yan pag full charge na. Pwede nyo nang gamitin. Nung tinry ko, yung full charge niya, mga 60 minutes to 70 minutes na pumping, pwede siyang gamitin.
Yan, so makikita nyo naman dyan, may timer, tapos meron pang massage, meron din for suction, yung tulo ni or yung drop na symbol for suction siya. Pwede laksan, depende din sa gusto nyong suction na maramdaman. Kapag pinindot yung M or yung mode, sa makikita nyo yung symbol na drop or heart. Yung heart, ibig sabihin massage yun. So, minsan ginagawa ko, massage-massage muna after ng suction. Yan, mapapansin nyo naman may tumutulo ng milk. Siyempre, galing din sa breast. Mga 20 minutes, 10 minutes kada isang breast ang suction, and then bali total ng 20 minutes kaya 60 minutes kaya nung charge ng machine. Ayan, makita nyo naman yung heart massage mode, yan ibig sabihin. Yan yung drop. Tapos mayroong lakasan at hinaan. Ayan. 10 minutes sa left, 10 minutes sa right lang yung ginagawa ko. So, nakaka-4 ounce ako kapag ganun. Ayan. So, makikita nyo naman yung tulo-tulo niya. Sa ganung mode. Ayan. Naka-6 lang na suction. Ayan. Minsan ganito yung napoproduce ko. So, yung naiipon ko na so far, eto o. Nalagay ko sa freezer, syempre, para mas tumagal. Oh,